Masarap ang bawal. Mga katagang, madalas ay naririnig natin sa iba. Sa karamihan, ito ay para sa katatawanan lamang. Pero sa ibang tunay na nakakaranas nito, ay hindi biro ang nagiging kapalit sa paggawa ng bawal para lang sa panandaliang sarap. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Roxy, 35 years old. May asawa na ako at isang anak. Sa ngayon ay wala pa akong trabaho. Napagdesisyonan kasi naming mag-asawa na kailangang may isa sa amin ang mag-alaga sa aming anak, Mama Mia. At dahil siya ang mas may malaking kita, ay ako na po ang nag-resign sa trabaho upang maging full-time housewife. Totoo ang sabi nila, Mama Mia, mas mahirap ang maging isang housewife kaysa maging empleyado ng isang kumpanya. Ang pagiging housewife kasi ay 24/7. Walang day off at kahit konti lang ang pahinga, tuloy pa rin sa pagiging housewife. Umaga pa lang ay naghahanda na ako para sa kakainin ng aking mag-ama. Pagkatapos naman ay maglalaba at kung ano-ano pang mga gawaing bahay. Idagdag pa natin yung puyat dahil sa pag-aalaga ko sa baby namin. Pero sa tuwing nakikita ko ang aking asawa at anak, ay masaya ako, Mama Mia, lalo na pag nakikita ko silang masaya. Natatanggal ang lahat ng pagod ko. Agad-agad akong nare-recharge. Mama Mia, bago ko ikwento ang buhay naming mag-asawa, ay hayaan niyo muna akong ikwento ang aking buhay bago ko pa nakilala si Clyde. Panglima po ako sa anim na magkakapatid. Hindi po kami mayaman, Mama Mia, pero masipag naman ang aming tatay sa pagtatrabaho, kaya kahit papaano ay nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Habang si nanay naman ay naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa aming lahat. Akala ko talaga noon, Mama Mia, ay perpekto na ang buhay namin. Masaya kami kahit kapos kami sa pera. Si nanay at tatay ay hindi namin nakitang nag-away. Lagi po silang magkasangga sa anumang hamon na ibinabato sa kanila ng buhay. Kaya nga sabi ko dati, sana ay pagdating ng panahon, makakahanap rin ako ng lalaking katulad ng tatay ko. Mapagmahal at masipag. Iniidolo ko din noon si nanay dahil sa sakripisyo niya upang alagaan kaming lahat. Bilib na bilib nga ako kay nanay dahil kinakaya niyang mag-isa sa tuwing si tatay ay nadidestino sa ibang lugar. May mga panahon kasi, Mama Mia, na isa o 2 linggo na hindi nakakauwi si tatay sa bahay namin. Excited nga kami palagi sa tuwing uuwi si tatay dahil alam namin na marami itong dalang pambawi sa mga araw na hindi namin siya nakakasama. Mama Mia, high school ako nung malaman ko ang pangit na sekreto ng pamilya ko. Isang araw po ay maaga kaming pinauwi ng aming guro dahil may meeting daw silang pupuntahan. Gusto ko nga sanang hintayin yung iba ko pang mga kapatid para sabay-sabay na lang kaming umuwi. Pero dahil sa tawag ng kalikasan ay nagpasya na akong umuwi. Tutal, nando naman ang nanay ko sa bahay namin. Nasa labas pa lang ako ng bahay nung may mapansin akong isang motor sa hindi kalayuan. Akala ko nga ay bagong motor yon ng aming kapitbahay, Mama Mia. First time ko kasing nakita ang motor na yon. Wala akong naririnig na ingay mula sa loob ng bahay namin. Kaya naman ay dahan-dahan kong binuksan ang gate dahil sa isip ko ay baka natutulog ang nanay ko, Mama Mia, at ayoko siyang madisturbo. Mama Mia, sa harap ng pintuan namin ay may sapatos na sigurado akong hindi sa amin.
Naisip ko baka may bisita si nanay. Hindi na ako kumatok sa pinto dahil hindi naman yon nakalock. Dire-diretso ako sa aking pagpasok at sisigaw na sana ako upang tawagin ang nanay ko, pero natigilan ako nung may marinig akong mga boses mula sa kwarto. Pinakinggan ko yung mga tinig na nagmumula sa kwarto ng mga magulang ko. At nasisiguro ko, Mama Mia, na boses ng nanay ko yung isa. Kinabahan ako, Mama Mia, nung mapagtanto ko na hindi naman boses ni tatay yung boses ng lalaki na kasama ni nanay sa kwarto. Palakas ng palakas ang mga boses ng mga ito. Nariyan yung bigla na lang napapahiyaw yung nanay ko na parabang nakikiliti. Dahil sa curiosity ko, Mama Mia, ay pinihit ko ng dahan-dahan ang pintuan. Kinakabahan pa nga ako habang ginagawa ko yon. Mama Mia, hindi na naalis sa isipan ko ang nasaksihan ko sa kwarto ng mga magulang ko. Tama ako, si nanay yung babae. Pero yung lalaki, Mama Mia, ay hindi naman si tatay, kundi yung matalik niyang kaibigan. Mama Mia, parehong walang saplot ang nanay ko at ang lalaking kaulayaw niya. Si nanay ay nakahiga sa kama habang yung lalaki naman ay nasa ibabaw niya. Dahil sa gulat ko, Mama Mia, ay hindi ko na nakontrol ang pagsara ko ng pintuan. Dali-dali akong lumabas ng bahay namin at tumakbo palayo. Hindi ko alam noon kung saan ako pupunta. Basta ang gusto ko lang ay makalayo sa bahay namin at makalayo sa nanay ko. Hindi ako tumigil sa pagtakbo, Mama Mia, dahil natatakot ako na baka sinusundan nila ako. Nagdesisyon ako noon na bumalik sa paaralan upang doon ay hintayin ang aking mga kapatid. Mama Mia, nawala na rin sa isip ko ang tawag ng kalikasan dahil sa nasaksihan ko. Habang hinihintay ko sa labas ng eskwelahan ng mga kapatid ko, Mama Mia, doon ko naalala ang minsay may narinig akong pag-uusap ng aming mga kapitbahay. Alam mo ba, nakita ko na naman si Mario. Pumasok doon sa bahay nila, Tess. Naku, sigurado akong may ginagawa na namang kabalbala ng mga yan. Kawawang Jose, kayod kalabaw para sa asawa niya at mga anak. Habang yung misis niya, ayun, kinakayod ng iba. Sabi nung ale sa may tindahan, agad din po silang tumahimik nung nakita nila ako. Hindi ko talaga inakala, Mama Mia, na ang tinutukoy pala nilang Tess ay yung nanay ko na si Teresita at ang Jose pala ay yung tatay kong si Joselito. Mama Mia, tsaka ko na lang napagtagpi-tagpi ang aking mga naririnig nung masaksihan ko mismo ang kabalbalang ginagawa ng nanay ko at ng matalik na kaibigan ng tatay ko. Nalilito ako nung time na yon, Mama Mia. Gusto kong sabihin sa mga kapatid ko at sa tatay ko ang nangyari at nasaksihan ko. Pero natatakot rin ako, Mama Mia, sa posibleng magawa ni tatay kay nanay. Hindi ako kumikibo habang pauwi, Mama Mia. Napansin yon ng aking mga kapatid at dinahilan ko na lang na masakit ang tiyan ko. Nakahinga naman ako ng maluwag nung tinanggap nila ang palusot ko, Mama Mia. Mama Mia, nung nasa labas na kami ng bahay ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na din nakita ang motor pati na yung sapatos sa labas ng pintuan namin. Pagkapasok namin ng bahay ay agad kong iginala ang aking mga mata sa loob. Nakita namin si nanay na nagluluto. Lumapit kami isa-isa upang magmano. Hindi ko alam, Mama Mia, kung may ideya ba ang nanay ko na ako ang nakakita sa kanila ng kumpare ng tatay ko. Hindi ko kasi siya nakitaan ng kaba.
Kinagabihan noon ay sakto namang umuwi si tatay. Lahat ay excited maliban sa akin. Hindi ko kasi alam, Mama Mia, kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang nasaksihan ko nung hapon na yun. Upang wag mahalata ni tatay ay nagpanggap na lang akong busy sa assignments ko. Hindi na din naman niya ako tinanong pa, Mama Mia. At simula nga nung makita ko yun ay hindi na talaga mawala sa isip ko ang itsura ng nanay ko at ng lalaking yun. Ilang araw din akong hindi nakakatulog ng maayos dahil doon. Mama Mia, high school pa lang ako noon, kaya hindi ako sigurado kung tama ang gagawin ko. Nagdesisyon kasi ako na huwag nang sabihin sa itay ko dahil ayokong masira ang pamilya namin. Ayokong maghiwalay si nanay at si tatay. Iniisip ko din yung mga kapatid ko, Mama Mia. Hindi din naman ako kinumpronta ni nanay, kaya nasisiguro ako na hindi niya alam na ako ang nakakita sa panluloko nila kay tatay. Mama Mia, upang makatakas sa guilt na nararamdaman ko, ay inisip ko na lang yung araw na yun na parang hindi nangyari ang lahat. At tuwing sumasagi pa rin yun sa isip ko, Mama Mia, ay kinukumbinsi ko na lang ang sarili kong baka talagang sobrang miss lang ni nanay si tatay. Kaya naghanap siya ng mabalingan ang kaniyang pananabik at pagka-miss sa tatay ko. Mama Mia, binigyan ko ng chance si nanay noon dahil sa isip ko ay baka pagkakamali lang yun at hindi na mauulit pa. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Dahil isang araw ay maaga na naman akong umuwi. At gaya nung unang araw na nahuli ko sila, ay nakita ko na naman ang motor at yung sapatos sa labas ng bahay namin. Nagpupuyos talaga ako sa galit, Mama Mia, at nagmadali akong pumasok sa bahay. Dahil sa ingay ng ungol ni nanay ay alam kong nasa kwarto na naman silang dalawa at gumagawa na naman ng kasalanan. Pinihit ko ng konti ang pintuan, Mama Mia. Pero imbis na sumigaw, ay napatulala na lang ako dahil ewan ko ba, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Bakit parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa loob ko nung makita ko ang ginagawa ng nanay ko at ng matalik na kaibigan ng tatay ko. Nakita ko kung paano niya sinakyan si nanay noon. Nakita ko din ang mukha ni nanay na talagang nasisiyahan sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Hindi tulad nung una, Mama Mia, na tumakbo ako palabas. Ngayon ay hindi na ako umalis. Bagkos ay para akong itinurok doon na kandila habang pinapanood ko silang dalawa. Rinig na rinig ko rin ang bawat ungol nila na nagpapahiwatig ng sobrang kaligayahan. Mama Mia, nung mapansin ko na parang patapos na sila, ay nagpasya akong lumabas ng bahay at magtago. Hinintay ko na makaalis ang lalaki tsaka ako pumasok ng bahay namin. Tinawag ko si nanay, Mama Mia, habang nasa labas pa ako ng bahay upang bigyan ito ng pagkakataon na makapagbihis. Pagkapasok ko ay nakita ko sa mata niya ang pagkataranta. Kanina ka pa ba, Roxy? Agad niyang tanong sa akin habang pasulyap-sulyap na tumitingin sa labas. Kararating ko lang po. Bakit po? Pagsisinungaling ko. Napansin ko ang paghinga niya ng malalim bago nagtanong kung bakit raw ako napaaga sa aking pag-uwi. Sabi ko na lang ay maagang natapos ang klase namin. Nagpaalam na ako sa kanya para pumasok na sa kwarto ko. Doon, Mama Mia, ay muli na namang bumalik sa alaala ko ang mga nakita ko sa kanilang dalawa. Pero hindi tulad nung una. This time, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit parang hindi naman galit ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Ang totoo nga,
may nararamdaman ako, Mama Mia, na hindi ko maipaliwanag. Parang nagustuhan ko ang nakita ko. Parang gusto ko yung makita muli. Parang gusto ko na namang masaksihan yung pagpapaligaya ni nanay kasama ang kaibigan ng tatay. Dahil sa mga nakita ko, Mama Mia, ay nabuhay ang curiosity ko sa sex. Nung nalaman ko nga na may mga kaklase akong nanonood ng mga malalaswang palabas, ay nainganyo akong sumama sa kanila. Mama Mia, doon ay nagsimulang mamulat ako sa makamundong pagnanasa. Naalala ko pa, Mama Mia, sa tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataon ay umuuwi talaga ako ng maaga upang makita kong muli ang ginagawa ni nanay at ng lalaki niya. Sa totoo lang, Mama Mia, magpasa hanggang ngayon ay hindi alam ni nanay na alam ko yung tinatago niyang sekreto. Minabuti ko kasing itago ang aking nalalaman dahil ang katotohanan, Mama Mia, ay ayokong mapigil yon. Dahil sa araw-araw na maaga akong nakakauwi, ay na-e-excite akong umuwi, Mama Mia, dahil alam ko na may posibilidad na makita ko na naman silang muli na gumagawa ng makamundong kasalanan. Alam kong masama, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung bakit wala akong lakas noon na pigilan ang sarili ko. Mama Mia, dahil na din siguro sa mga nasasaksihan ko, ay maaga akong pumasok sa relasyon. At oo, Mama Mia, high school pa lamang ako nung nagsimula akong makipagtalik sa mga nakakarelasyon ko. Nukmatikman ko ang saya at sarap na dulot ng pagtatalik, ay naintindihan ko ang nanay ko, Mama Mia. Dahil nung natikman ko ito ay hinahanap-hanap na ito ng katawan ko. Ako pa nga mismo yung gumagawa ng paraan noon upang makapag-sex kami ng mga nagiging boyfriend ko. Wild na kung wild, Mama Mia. Sinasabi nga sa akin nila noon na magaling daw ako sa kama. Siyempre, sigurado akong gumaling ako dahil sa panonood ko ng mga palabas na ganoon. Mama Mia, dahil din sa sobrang pagnanasa na nararamdaman ko sa katawan ko, ay nagpapalit-palit ako ng boyfriend. Usually, ako yung nakikipaghiwalay kapag hindi na ako nasisiyahan. Kapag nagsasawa na ako. Oo, Mama Mia. Para akong isang lalaki na sex lang ang habol sa mga babae. Alam mo yung ganun? Ganun ang pakiramdam ko. Sa tingin ko nga, Mama Mia, ay addiction ko na ang pagtatalik. Pero hindi ko naman makwento sa nanay ko dahil sigurado ako na itatanong niya kung ano ang nangyari at bakit ako nagkaganoon, Mama Mia. Akala ko nga noon ay magiging ganun na lang talaga ako sa habang buhay. Mama Mia, papalit-palit at hindi na makontento ang sarili ko pagdating sa sex hanggang sa makilala ko nga si Ronel. College na ako nung magkakilala kaming dalawa. Agad siyang nagpakita ng motibo sa akin. Hindi naman ako nagpakipot pa, Mama Mia, dahil alam ko naman na pareho kami ng nararamdaman. Nung niligawan niya ako ay agad ko naman siyang sinagot. Hindi naman din kasi ako nahihiya na ipakita ang tunay kong pagkatao, Mama Mia. Dahil ang paniniwala ko noon, hanggat hindi ko sila pinagsasabay, ay wala akong masamang ginagawa. Loyal naman kasi ako, Mama Mia. Hindi ako two-timer. Pag hindi ko na gusto, pag pinagsawaan ko na, hinihiwalayan ko bago ako pumasok sa isa na namang relasyon. Mama Mia, sa lahat ng nakarelasyon ko, ay si Ronel ang iba sa kanilang lahat. Sa kanya ko lang kasi naramdaman yung pagmamahal na sinasabi ng iba.
Iba din ang init na naipapadama niya sa akin. Tulad ko din, Mama Mia, ay active rin si Ronel pagdating sa usapang sex. Mahilig din po siyang mag-explore sa bagay na yon. Naalala ko nga, Mama Mia, naglalaan kami ng isang buong araw sa isang linggo kung saan pumapasok kami sa motel upang magtalik ng isang buong araw. Parang hindi kami nagsasawa at nanonood pa nga kami ng porno upang aming gagayahin. Iba yung kaligayahan na inaidudulot sa akin ni Ronel. Naisip ko nga noon, Mama Mia, na baka si Ronel na nga ang nakatakda para sa akin. Compatible kaming dalawa sa halos lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pinaka-importante sa akin, yung sex. Mama Mia, nakapagtapos kami ng college ni Ronel nang magkasama. Sabay din kaming naghahanap noon ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman kami. Yun nga lang ay magkaiba kami ng kumpanya. Pero ayos lang naman. Ang importante sa amin noon ay pareho na kaming kumikita ng sarili naming pera. Iba na pala talaga, Mama Mia, kung magtatrabaho ka na. Iba yung pagod physically and mentally. Ito ang dahilan, Mama Mia, kung bakit napadalang na ang paglabas-labas naming dalawa ni Ronel. Nagbago na ang routine namin. Hindi na namin nagagawa yung mga nagagawa namin dati. Nung una ay nahihirapan kami, pero hindi naman naglaon ay nakasanayan na din namin. Hindi din naman yun naging problema sa amin ni Ronel, dahil kami naman pong dalawang nagkasundo na bawasan na namin ang oras ng aming pagkikita. Hanggang sa mawalan ng trabaho si Ronel, Mama Mia. Kinailangan daw kasing magbawas ng tao ang kumpanya nila at bago lang siya, kaya isa siya sa mga natanggal. Nahirapan po siyang maghanap ulit noon ng trabaho, kaya siguro ay naging bugnutin siya, Mama Mia. Madalas na siyang gumagawa ng issue sa aming dalawa. Kesyo may iba na daw ako, kaya ganun na lang ang panlalamig ko. Samantalang dati daw ay halos ako pa ang magmakaawa sa kanya para lang makipagtalik siya sa akin. Hindi naman ako na-offend sa mga sinabi niya, Mama Mia, dahil totoo naman talaga yun. Dahil sa mga away namin, Mama Mia, ay nagbabanta na siyang makipaghiwalay sa akin. Siyempre, dahil mahal ko siya, hindi ako pumayag. Kaya nag-adjust na lang ako ng oras ko. Sinisiguro ko na makaalis ako ng trabaho eksaktong alas 5 para mapuntahan ko siya at nang mapagbigyan sa kanyang kagustuhan. Muli na namang nabuhay ang makamundong pagnanasa ko, Mama Mia. Halos inaraw-araw na namin ni Ronel ang pagtatalik. Hanggang sa maisipan ni Ronel ang mag-abroad, niyaya daw po kasi siya ng kanyang kaklase dati. Malaki daw yung sahod at libre pa ang lahat. Pinayagan ko siyang umalis, Mama Mia, kahit pa nga may agam-agam ako. May pakiramdam kasi ako, Mama Mia, na kapag nag-abroad na si Ronel, ay doon na rin matatapos ang relasyon naming dalawa. Pero kahit na ganoon ay pinaglabanan ko ang pakiramdam na yon. Alam ko kasing kailangang mag-grow ni Ronel. Kailangan niyang makahanap ng trabaho dahil hindi naman pwede na ako lagi ang gumagastos sa aming dalawa. Pero hindi nagkamali ang mga agam-agam ko, Mama Mia. Dahil isang taon pa lang mula nung mag-abroad si Ronel ay para na siyang bula na naglaho sa buhay ko. Hindi ko na siya makontak at hindi na rin niya ako kinokontak. Mama Mia, sa biglaan niyang pagkawala ay kung ano-anong masasamang bagay na ang naiisip ko. Akala ko talaga ay may nangyari ng masama sa kanya dun sa abroad. Hanggang sa nalaman ko na lang dun sa isa niyang kaibigan, na kaya pala hindi na nagpaparamdam sa akin si Ronel, ay may iba na pala itong babaeng kinalolokohan.
Mama Mia, labis talaga akong nasaktan sa nangyari. Buwan ko din siyang iniyakan bago ko natanggap ang katotohanang hindi na ako ang mahal niya at may iba na siya. Hindi ko na rin siya kinontak simula noon. Hindi na ako humingi pa ng explanation. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho ko, Mama Mia. Nagde-date ako pero wala pa rin akong sineseryoso. Ine-enjoy ko na lang yung bawat labas-labas ko. Para walang commitment, Mama Mia. Para makahanap ako ng tunay na lalaki na para talaga sa akin. Mabilis na lumipas ang isa pang taon bago ako pumasok sa bagong relasyon na itago na lang natin sa pangalang Ben. Si Ben, Mama Mia, ay kabaliktaran naman ni Ronel sa halos lahat ng bagay. Maka-Diyos si Ben at walang palya kung magsimba linggo-linggo. Akala ko nga ay hindi ko siya magugustuhan, pero nagkamali ako. Si Ben kasi yung tao, Mama Mia, na tinanggap ang buong-buong ako. Tinanggap niya lahat ng pagkakamali ko sa buhay. Mama Mia, sinabi ko rin sa kanya ang mga pinaggagawa ko dati, pero hindi rin detalyado ang lahat. Alam po din niya ang tungkol sa huli kong nakarelasyon na si Ronel, Mama Mia. Ang relasyon namin ni Ben ay kabaliktaran naman ng relasyon namin ni Ronel. Kung kami ni Ronel ay halos sex ang nagpapaikot sa relasyon naming dalawa, kay Ben, Mama Mia, ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sobrang pasensyoso ni Ben sa lahat ng bagay. Hindi ko siya nakitaan ng kasamaan ng ugali. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay naalala ko sa kanya ang tatay ko. At dahil doon, ay muli na namang bumalik sa aking alaala ang pangarap ko nung bata pa ako na gusto kong magkaasawa ng katulad ng tatay ko. Mama Mia, si Ben po ang nagpabalik sa akin sa tamang landas. Naging maganda yung relasyon namin ni Ben. May mga pagtatalo pero agad din namang naaayos dahil na rin sa kanya. Ayaw daw kasi niya, Mama Mia, ng away. Hindi daw maganda yun lalo na kung magkakaanak ka na. Mama Mia, ginawa ko talaga ang lahat upang maging karapat-dapat na babae kay Ben. Sumasama ako sa kanyang pagsisimba at syempre humingi na rin ako ng tawad sa Diyos para sa lahat ng kamalian ko noon. Humingi ako ng gabay upang hindi na muli pang matukso at balikan ang aking mga nakasanayan. Sa totoo lang, Mama Mia, ay napakahirap. Napakahirap magbago, lalo pa at mga nakasanayan mo ang buburahin mo sa isipan at buo mong pagkatao. Pero sa tulong ng pagmamahal ni Ben, ay unti-unti ko ring nalalampasan ang mga pagsubok at paghihirap na yon. Mama Mia, 2 taon mula nung sinagot ko si Ben, ay nag-propose na siya sa akin ng kasal. Agad akong pumayag. Natuwa ang mga kaibigan ko sa balitang yon dahil sa wakas ay napunta na raw ako sa tamang lalaki. Talagang mahal ako ng Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang taong magmamahal sa akin ng buong katapatan. Sigurado ako doon, Mama Mia. 6 buwan mula nang mag-propose siya ay kinasal na kami sa simbahan. Agad din po kaming bumukod dahil may bahay naman na si Ben. Masaya ang aming pagsasama, Mama Mia. Yung pagmamahal na nakita ko noon sa aking mga magulang ay pareho sa nararanasan ko kayo ko ngayon dahil kay Ben. Noong unang taon ng aming pagsasama ni Ben ay pareho pa din kaming nagtatrabaho. Hindi naman niya ako pinilit noon na mag-resign kahit pa nga gusto lang niyang nasa bahay lang ako. Sinabi ko na lang sa kanya na tsaka na ako magre-resign kung magkakaanak na kami.
Mama Mia, medyo matagal-tagal din ang hinintay namin upang mabiyayaan kami ng supling. Mayo noon nang pag-alaman ko na buntis na ako, Mama Mia. Tuwang-tuwa kami noon ni Ben. Agad-agad din niya akong sinabihan na mag-resign na upang mapangalagaan ang aking sarili dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa akin at sa anak namin. Sinunod ko ang sinabi niya, Mama Mia. Noong una ay okay pa sa akin dahil dinadalaw-dalaw naman ako ng mga kaibigan at pamilya ko. Pero hindi nagtagal yun, Mama Mia, dahil syempre may mga obligasyon at trabaho rin sila na kailangan nilang tutukan. Mama Mia, 5 buwan na ang tiyan ko nung maramdaman ko ang pagkabagot sa bahay. Kaya naisipan ko noon na dalawin si nanay. Pagkapasok ko sa bahay ay bumalik sa alaala ko ang mga masasayang araw namin noon ng aking pamilya. May mga araw na puno ng tawanan at pagmamahalan ng tahanan na yun. Naputol naman agad ang aking pagbabaliktanaw nang sumingit ang alaala sa kasalanan ng nanay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ay daladala ko pa rin ang guilt sa aking puso dahil sa desisyon ko noon na hindi sabihin sa aking tatay ang nalalaman kong katotohanan sa pagtataksil sa kanya ni nanay. Namatay ang tatay ko, Mama Mia, na hindi nalaman ang pagkakasala ng nanay ko sa kanya. Nung mamatay ang tatay namin ay doon ako nagdesisyon na bumukod na ng tirahan. Hindi ko kasi kayang makita at makasama si nanay dahil ang laging naaalala ko lang ay ang kanyang mga kasalanan. Mama Mia, bumalik ako sa realidad nung magsalita si nanay. Oh, anak, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dyan at nakatulala ka lang? Halika, pumasok ka at umupo, sabi niya sa akin. Sige po, nay, sagot ko naman. Nagkwentuhan lang kami ni nanay nung panahon na yon dahil wala naman akong magawa. At dahil doon, Mama Mia, ay halos inaraw-araw ko ng pagpunta at pagdalaw kay nanay. Natuwa naman siya dahil matagal-tagal na rin daw kasi akong huling dumalaw sa kanya. Hindi ko naman masabi-sabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako umiiwas. Mama Mia, dahil sa pagkabagot ko sa bahay namin ay naging close ulit kami ni nanay. Hindi man kasing close nung kabataan ko pa pero okay na rin. Nung nanganak nga ako ay si nanay ang kasama kong pumunta ng ospital. Isinilang ko ang isang healthy baby boy. Naging kompleto ang pagsasama namin ni Ben. Mama Mia, nakikita ko rin na mabuting tatay si Ben katulad din ng tatay ko noon. Ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan na ikumpara si Ben at si tatay. Nakikita ko kasi talaga kay Ben si tatay. Mama Mia, habang tumatagal ang pagsasama namin ni Ben, ay may mga bagay akong nadidiskubre sa kanya na noon ay hindi ko naman nakikita na taglay niya. Possessive masyado si Ben, Mama Mia, lalo na pagdating sa akin. Yung tipong ayaw niya kung basta-basta na lang umaalis ng bahay. Kung aalis man ako, dapat ay kasama siya. Hindi naman siya nananakit ng physical, pero unti-unti rin akong nakaramdam ng takot sa kanya, Mama Mia. Nung minsan nga ay sinubukan kong magpaalam sa kanya para makapagtrabaho ulit, ay agad niya akong tinanggihan. Madaming bagay itong idinahilan kaya upang hindi na kami mag-away ay hindi ko na lang ipinilit pa ang kagustuhan ko. Mama Mia, nung mga oras na yon ay na-question ko ang sarili ko kung tama ba ang pagpapakasal ko kay Ben. Pero naiisip ko na huli na ang lahat para magsisi dahil may anak na kaming dalawa. Pinilit ko lang na maging mabuting asawa at maging mabuting ina
sa aming anak. Hindi naman naglaon, Mama Mia, ay natutunan ko na lang ding tanggapin ang sitwasyon ko. Buti na lang talaga at sobrang cute ng anak namin, kaya sa tuwing nababagot ako, ay ito lang talaga ang nagpapawala nun. Hindi na din naman kami nag-away pa ulit ni Ben dahil sa gusto kong magtrabaho. Tama din naman kasi siya. Ayoko din namang iwan ang anak ko sa isang yaya or kay nanay dahil matanda na rin ang nanay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, isa pa sa namimiss ko ay yung pakikipagtalik ko sa asawa ko. Sa tuwing niyayaya ko kasi si Ben ay madalas siyang tumatanggi dahil pagod raw siya sa trabaho. Hinahayaan ko na lang siya, Mama Mia. Pero sa totoo lang ay mahirap yun para sa akin. Minsan pa nga, Mama Mia, dahil sa init na nararamdaman ko, alam kong kasalanan pero minabuti kong paligayahin na lang ang sarili ko. Yes, Mama Mia. Ito na lang ang ginagawa ko upang hindi na ako mangulit pa kay Ben at baka yun pa ang pagsimulan ng aming pag-aaway. Alam kong iba pa rin yung pagtatalik kesa sa pagsasarili. Pero at least, naiibsan rin ang pananabik ko sa sex. Mama Mia, buong akala ko talaga ay matatag na ako pagdating sa tukso. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Nung 7 taon na ang anak namin ni Ben, ay muli kong nakita si Ronel, ang lalaking compatible ko pagdating sa kama. Oo, Mama Mia. Si Ronel na tanging lalaking nakapagbigay sa akin ng lubos na kaligayahan sa pamamagitan ng pagtatalik. Inihatid ko noon ang anak ko nung may nakabanggaan ako habang papalabas ng school. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Teka, ikaw ba yan, Roxy? Tanong niya. Inangat ko ang aking paningin pero nung mapagtanto ko kung sino ang nasa aking harapan, ay kaagad ko namang pinagsisihan, Mama Mia, kung bakit ko pa siya tiningnan. Mama Mia, ang lalaking ilang gabi ko nang napapanaginipan ay nasa aking harapan na. Wala na akong nagawa noong time na yon kundi ang kausapin siya. Nagkwentuhan kaming dalawa at napag-alaman ko na nandun din sa eskwelahan na yon ang anak niya, Mama Mia, at pumapasok na rin ito sa eskwela. Ikwinento niya sa akin ang mga nangyari sa kanya sa abroad at kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin noon. Pareho daw silang lasing na lasing nung napangasawa niya ngayon nung may nangyari sa kanilang dalawa doon. Matapos ang 2 buwan, napag-alaman nila na nagbunga ang kanilang pagkakamali. Pinili niyang panagutan ang babae at dahil sa wala na siyang mukhang ihaharap sa akin, ay nagpa siya na lang siyang iwan ako sa ere at wag nang magparamdam pa. 2 oras ding nagtagal ang pag-uusap naming dalawa. Nagkapalitan din kami ng cellphone numbers. Mula nung araw na yon, Mama Mia, ay aaminin ko na lagi na lang akong excited na ihatid ang anak ko sa school. Hindi ko na din sinabi sa asawa ko na nakita ko si Ronel. Mama Mia, dahil sa dalas ng pagkikita namin ni Ronel, ay unti-unting nanumbalik ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pilit man naming pigilan ay alam ko na konting tulak na lang ay bibigay na naman ako sa kanya. Isang araw, Mama Mia, ay inimbitahan niya akong manood ng sine bukas. Pagkatapos raw naming ihatid ang aming mga anak. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko pa dahil marami akong gagawin. Kinagabihan ay humingi ako ng sign kung sasama ba ako kay Ronel bukas. Alam mo ba ang hiniling kong sign, Mama Mia? Yung kung makikipagtalik sa akin si Ben ay hindi ako sasama kay Ronel at iiwasan ko na siya. Alam kong mali, pero tao lang din ako, Mama Mia,
at may pangangailangan din. Magdadalawang buwan na kasi na walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Kaya talagang sobrang tigang na ako, Mama Mia. Pero binigo ako ni Ben. Muli na naman niya akong tinanggihan, kaya naman agad na akong nag-text kay Ronel ng okay. Yun kasi ang usapan namin na mag-text ako ng okay kung papayag ako. Kinabukasan, Mama Mia, ay naghanda ako. Nagbihis ako ng maganda at nagpabango na para bang isang dalaga. Kilala ko kasi si Ronel, kaya siguradong sigurado ako na hindi naman sa sinihan ang punta namin, kundi sa motel. Yun din kasi ang sinabi niya sa akin dati. Sine lang daw kami, pero sa biglang liko pala. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Dahil sa motel nga kami nagpunta ni Ronel. Pagdating namin doon ay agad akong sinunggaban ni Ronel ng halik. Hindi ako pumalag. Sa katunayan ay ginantihan ko pa ang mga halik niya ng puno ng pananabik. Ibinuhos ko kay Ronel ang lahat ng naipon kong pananabik, Mama Mia. Ewan ko, pero ang nangyari sa amin ni Ronel ay hindi lang sex, kundi may kasama rin itong damdamin at pagmamahal. Hindi lang isang beses o dalawang beses nangyari yun, Mama Mia, kundi maraming beses pa. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon ay palihim kaming nagkikita. Mama Mia, kung noon ay ang nanay ko ang nasa ganitong sitwasyon, ngayon ay ako naman. Siguro nga, like mother, like daughter. Nag-usap kaming dalawa ni Ronel at nagkasundo kami na magsama na. Hihiwalayan niya ang kanyang asawa at ako naman ay iiwanan ko si Ben. Hindi ako nagdalawang isip na pumayag sa suggestion niya, Mama Mia. Hanggang sa isang gabi, ay handa na akong makipaghiwalay kay Ben. Pero ewan ko ba, Mama Mia, kung kailan naman sasabihin ko na kay Ben na ayoko na sa relasyon namin, ay bigla naman siyang naglambing sa akin. At dahil likas na mahilig ako sa bagay na yon, ay hindi ko napigilan ang sarili ko at pinagbigyan ko sa kama ang asawa ko. Hindi ko na nga nasabi sa kanya ang tungkol sa pakikipaghiwalay ko at may nangyari pa sa aming dalawa. At ang malala pa, Mama Mia, mula nung araw na yon ay inaraw-araw na niya ang pakikipag-sex sa akin. Nalaman ko ang dahilan, Mama Mia. Isa daw kasi sa mga kasamahan niya ay nagkaroon ng affair dahil sexless ang marriage nito. Ayaw daw niyang mangyari sa amin yon. Mama Mia, namamangka ako sa dalawang ilog. Hindi ko hiniwalayan ang asawa ko at nakipagrelasyon ako sa ex-boyfriend ko. Dahil sa mga sinabi ni Ben ay nawalan ako ng lakas ng loob na makipaghiwalay sa kanya. Nakita ko kasi, Mama Mia, na todo effort din si Ben para makabawi sa akin. Habang ako ay nagkaka-affair na kay Ronel. Hindi ko na din mahiwalayan si Ronel, Mama Mia, dahil ayaw niya ring pumayag. Nagbanta pa siya sa akin na sasabihin niya kay Ben ang lahat kung ipipilit ko na itigil ang relasyon namin. Hanggang sa nabuntis na nga ako at alam kong hindi ang asawa ko ang ama ng dinadala ko, Mama Mia. Nung nalaman ni Ronel na buntis ako, Mama Mia, ang sabi niya ay may posibilidad na siya raw ang ama. Hindi ko kasi sinabi na alam ko na siya ang ama. Ang sinabi ko, dapat na naming tigilan ang lahat dahil buntis akong muli sa magiging pangalawang anak namin ni Ben. Pero hindi siya naniwala. Ang sabi niya, Mama Mia, itutuloy niya ang pagsabi kay Ben tungkol sa relasyon namin. At sasabihin niya raw din sa asawa ko na siya ang ama ng dinadala ko. Pero huli na ang banta ni Ronel sa akin, Mama Mia. Dahil isang araw, galit na umuwi sa bahay namin si Ben.
Noong napagbuksan ko siya ng gate ay agad niya akong sinampal ng malakas at sinakal pa papasok ng bahay. "Ben, ano ba? Nasasaktan ako. Hindi ako makahinga." Sabi ko sa kanya sa pagitan ng pagpipilit kong tanggalin ang kamay niya sa lieg ko. "Walang yakang babae ka. Ang dumi-dumi mo. Mana ka sa nanay mong malandi at haliparot." Sigaw ni Ben habang nanlilisik ang mga mata niya sa galit sa akin. Mama Mia, iba ang Ben na kaharap ko ngayon at sumasakal sa akin kesa sa Ben na nakilala at pinakasalan ko noon. Para siyang isang demonyo na gusto akong patayin sa sobrang galit niya. Habang nahihirapan na ako sa paghinga, Mama Mia, ay bigla namang bumukas ang pinto ng aming bahay. Dahil siguro sa sobrang galit ni Ben, ay nakalimutan na niyang ilock ang pintuan namin at nakita kong pumasok si Ronel at agad niyang sinugod ng suntok si Ben. Dahil sa nangyari ay nabitawan ako ni Ben. Halos mawalan na ako ng ulirat noon sa sobrang pagkakasakal niya sa akin. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, Mama Mia, dahil hinahabol ko pa ang aking paghinga. Hanggang sa narinig ko na lang ang putok ng baril. At nakita kong nakabulagta na si Ben sa sahig at duguan. Sumigaw ako dahil sa nakita ko, Mama Mia, pero pinatigil ako ni Ronel. Sabi niya, tatakas na raw kaming dalawa. Pero hindi ako sumama sa kanya. Nilapitan ko ang asawa kong si Ben at umiiyak akong nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Dahil sa pagsigaw ko, Mama Mia, ay nagpanik si Ronel. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Nung nadala na sa ospital si Ben ay diniklara siya ng doktor na dead on arrival. Hindi ko alam kung dapat ko ba yung ikalungkot o ipagpasalamat dahil hindi na niya ako masasaktan pa. At habang inaasikaso ko naman ang bangkay ng asawa ko sa morgue, ay nakarating naman sa akin ang balitang namatay din daw si Ronel, Mama Mia. Napatay siya ng mga pulis na tumugis sa kanya dahil lumaban daw ito at nabaril pa niya ang isang pulis. Buti na lang daw at the police lang ang inabot ng pulis na yon. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko sa mga nangyari. Ang dalawang lalaking naging bahagi ng masalimuot kong buhay ay pareho ng patay. At sa kanilang pagkamatay ay daladala nila ang sekretong tinataglay ko. Mama Mia, hindi ko alam kung papaanong nalaman ni Ben ang pagtataksil ko sa kanya. Wala na ring paraan pa para malaman ko kung paano nangyari yon. Ang sinabi ko na lang sa mga pulis nung hininga nila ako ng statement ay tinawagan ko ang kaibigan kong si Ronel upang magpatulong dahil sinasaktan ako ng asawa ko. At hindi sinasadya ni Ronel na mabaril si Ben at mapatay. Siya nga pala, Mama Mia. 3 araw lang mula nang mangyari ang lahat ng yon ay nakunan ako sa anak namin ni Ronel. Siguro dahil sa sobrang stress kaya nangyari sa akin yon. Ang anak naman namin ni Ben, Mama Mia, ay minabuti kong ibigay sa kapatid niyang walang anak para ito nang mag-alaga sa anak namin ni Ben. Dahil alam ko, Mama Mia, na hindi ako mentally stable at fit para magpalaki ng bata. Ayoko rin na dalhin ng anak namin ni Ben ang mga pagkakamali naming dalawa ng ama niya. Alam kong mas mapapabuti ang anak ko sa Amerika kasama ang tita mommy niya. Mama Mia, matapos mailibing si Ben ay umalis ako sa lugar namin upang makapagsimula ng panibagong buhay. Nagtrabaho ako at makalipas ang 3 taon ay nakilala ko si Clyde. Nagkamabutihan kami hanggang sa magpakasal at ngayon ay meron na kaming isang baby girl. Mama Mia, ang alam lang ni Clyde ay nagkaroon ako ng asawa
dati at namatay ito. Nabiyuda ako at ang anak namin ay pinaampon ko sa kapatid nito dahil nga sa postpartum depression. Hindi niya alam ang masalimuot kong kahapon. Wala na rin akong balak na ipaalam pa sa kanya ang buong katotohanan, Mama Mia. Ang nais ko na lang ngayon ay baunin ang lahat ng alaala na yon, ang mga masasamang nakaraan ko hanggang sa aking kamatayan. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras para basahin ang kwento ng buhay ko. Masalimuot at makasalanan man ang buhay ko, umaasa pa rin ako, Mama Mia, na may natutunan ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lamang, muli, Roxy. Si Roxy ay isa sa mga biktima ng child abuse. Masasabi kong child abuse yun kasi yung nakita niyang ginagawa ng nanay niya ay hindi dapat yun nakikita ng mga bata. Kaya sana sa mga magulang na nakikinig ngayon, sana sa bawat kilos natin, isaalang-alang natin kung ano ang magiging epekto nito sa ating mga anak. Si Roxy naman o ang mga babae o lalaki na dumaranas ng parehong dinadanas o dinanas ni Roxy, sana ay magkaroon kayo ng lakas ng loob upang humingi ng professional help. Hindi kasi biro yung trauma na naranasan ni Roxy noon. At yung trauma na yon, daladala niya hanggang sa pagtanda. Isa lang talaga ang panalangin ko, naway tuluyan nang naghilom ang trauma ni Roxy. Naway tuluyan na niyang makalimutan at makapag-move on na siya ng tuluyan mula sa masalimuot at masakit niyang kahapon. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung nagustuhan niyo ang letter ni Roxy, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag niyo rin kalimutang i-share ang video na ito para marami tayo na ma-inspire sa storya ni Roxy. Kung hindi niyo pa na-click ang notification bell, i-click niyo na rin para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Magandang araw po, ito ang inyong Mama Mia.